Good morning, good morning, good morning. Kamusta kayo dyan? Kayong lahat na nag-support sa channel na ito, Abner Olor Channel. Muling pagbabalik, nagpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binigyan niya muli tayo ng pagkataon upang makapagbahagi tayo ng pre-tutorial about sa ating motorsiklo. Once again, kamusta? How are you there? Kamusta kayong lahat dyan? Sa umagang ito, muli na naman tayong binigyan ng Panginoon ng pagkataon upang makapagbahagi tayo ng kaunting kalaman tungkol sa ating mga motosiklo. Now today, before I start, kukuha muna tayo ng mensahe galing sa Panginoon. Sa harapan nyo ngayon, nakikita nyo kung ano itong hinahawakan ko. Natawag itong our daily bread. So useful for our spiritual aspect. Guys, today, before we start, pre-tutorial guys ay babasahin muna natin itong salita ng Panginoon. Ang pitsa natin ngayon ay March 26, Saturday. So, the message for today is talking about trials. So, babasahin natin, sinasabi dito na turning trials into triumphs. So, meaning to say, lahat ng mga pagsubok sa buhay natin ay hindi yan. That is not last, but that is the beginning. But, thanks God, sapagkat sa lahat ng mga pagsubok na ibinigay ng Panginoon sa atin, He allowed all trials because God has a purpose na siya'y meron siyang purpose sa buhay natin. Sinabi dito, guys, sa kasulatan na dyan, kung meron kayong salita ng Panginoon sa James chapter 1 verse 2, My brethren, count it all joy when you fall into various trials. So, guys, marami pong salamat sa salita ng Panginoon. Tayo na, guys. Sa harapan natin ngayon, guys, ay meron tayong mga motor na katulad nito, guys. Kung meron kang motor na XRM, 110, 125, or anumang klaseng mga motorsiklo, guys, na merong telescopic katulad sa harapan nyo ngayon, guys. Merong telescopic, guys, at saka makapagsabi ka niya, bakit palaging nasisira ang telescopic natin? Nagbe-bleeding yung pork oil dyan sa ilalim. Why? Makapagsabi ka sa buhay mo na bago lang ako nakapagbili ng oil seal. Pero palaging pumuputok, guys. Guys, ituturo ko sa inyo sa umagang ito kung ano yung major, ano yung malaking dahilan kung bakit palagi tayong nasisiraan o pumuputok yung telescopic natin sapagkat guys, meron yung major na kinakailangan malalaman natin. Tuturo ko una sa inyo, sa harapan nyo ngayon, kung sa mga telescopic na pumuputok ay kung dito sa ilalim, kung makikita nyo na may nagbe-bleeding dito, may oil dito na nagbe-bleeding sa ilalim, ay yan ang simula, guys, na makapagsabi ka na sira na ang oil seal mo. As a pag-identify, kung gusto mong malaman kung sa telescopic mo naman ay kulang ng pork oil, ay turo ko rin sa inyo, guys. Unang-una, guys, paano natin ma-identify na yung gusto mo na masyadong malambot o kaunti lang ang oil ang ilagay mo sa telescopic mo para pagdating sa mga rough road, makadaan tayo sa mga area na hindi pa simentado, ay soap ang dagan mo sapagkat malambot ang laro ng telescopic mo. Pero, pag gusto mo naman na meron kang palaging angkas, yun bang onboard mo, asawa mo, mga anak mo, ay masyadong kaunti lang ma-identify mo sapagkat masyadong lumalaro yung telescopic mo sa harapan, ay turo ko sa inyo kung paano din natin pupunan. Guys, ma-identify natin na kulang ang oil sa ating telescopic sa pamamagitan ng oil din, guys. Ito, guys, no, sa harapan nyo, meron akong hindi pa siya usable nga oil, guys. Ito ang makapagsabi na kulang, kailangan mong punan ang telescopic mo ng oil para hindi masyadong guys, yun bang sa term pa namin dito sa Bisaya, sa Mindanao, guys, hindi masyadong lusbo.
Kasi kung ikaw lang isa, guys, okay ra. Pero hindi natin maiiwasan na meron tayong mga friends. Lalo na guys, kapag may asawa ka, palagi ang asawa mo naka-onboard sa'yo. So ituturo ko sa inyo guys kung paano natin pupunan. Dito sa harapan guys, no, lalagyan natin dito ng kaunting oil. Yung malinis guys, hindi use na oil para madali mong ma-identify. Kaunti lang. Yan. Dito din, left and right yan guys, sa tube. Sa tube mo ilagay guys. Diyan. Sa pamamagitan sa mga paraan na ito guys, ay ma-identify mo. Tingnan mo guys ng mabuti. Patuloy ka lang guys na magsubaybay sa channel na ito sa ginagawa ko. Ito guys ay mapupunan ang kaalaman mo tungkol. Kung gusto ka mag-DIY sa motorsiklo mo, ay mapupunan ang kaalaman mo. Sa pamamagitan nito guys, kung brake drum ang gamit mo, kung disc brake, sa pamamagitan mo guys, sa pamamagitan nito guys, ipupuso mo lang guys. Ito guys, tingnan mo guys ang ginagawa ko. Pupus mo lang guys. Tingnan mo guys. Tingnan mo yung marking. Sa left and right sa ating telescopic tube ay mayroong marking guys. Oh. Kasi yan ang oil guys na nilagay ko sa lalim. Yan guys, ikaw lang isa guys. Kung nag-isa ka lang guys na magdala sa motorsiklo mo ay kaunti lang yan guys. How about guys kung dalawa kayo or tatlo kasama yung mga friends mo, kasama yung mga anak mo, ay mas lalong tataas guys yung pababa niya guys. Ang marking niyan guys ay I think parang sobra 1 inch lang yan guys. Hanggang magpunta yan guys sa pinaka taas guys, sa magiging 3 inches yan guys. So yan ang pag-identify guys. Kung makapagsabi ka na medyo malambot ang telescopic mo, ayan ang mga paraan guys na tuturo ko siya sa umagang ito guys, na sa pamamagitan ng oil, yung hindi usable oil guys, ay ma-identify mo na kulang ang oil sa ating telescopic. So later on guys, turo ko sa inyo kung paano ang mag-additional tayo ng oil seal, oil fork oil guys sa ating telescopic. Guys, kung pangalawa guys, tuturo ko sa inyo kung paano naman natin ma-identify guys kung palagi tayong napuputukan. Ito guys, sa pag-add ng oil yan guys sa ating telescopic. How about guys, yung palaging masisira guys, yung oil seal natin, kabibili lang natin guys, after 3 days, sira agad, 1 week, sira agad. So, iwasan natin guys na palagi tayong magasto tungkol sa ating mga minor parts guys sa ating mga motorsiklo. Tuturo ko sa inyo guys. Guys, sa motorsiklo natin guys, cylinder stand natin guys. Ito. Dito natin ma-identify na mga major na dahilan kung bakit tayo palaging napuputukan sa ating telescopic oil seal. Center stand natin guys. Aangat na yung harapan guys. Aangat na. Kasi wala na siya nagkakaroon ng pwersa. Pupunasan natin guys yung ilagay natin na oil. Yun ang preliminary test guys about sa ating mga telescopic. Itong pangalawa guys ay tinatawag itong major na dahilan guys. Turo ko sa inyo guys para masishare nyo, may bahagi nyo sa mga kaibigan nyo. Guys, sa ating tube, itong dalawang tube natin guys sa ating telescopic. Siyempre guys, nakaangat na siya kasi sinisinter stand natin guys. Tingnan mo sa ilalim, sa tagiliran, or yung tube mo guys, kung mayroon bang sugat. Tingnan mo guys. Parito guys. Ito guys, no, ngayon aayusin ko ang telescopic ko sapagkat ito guys, putok na siya guys, at saka wala nang nagbe-bleeding dito. I think parang kaunti na lang guys yung oil niya sa ilalim. Dito guys sa tube mo guys, tingnan mo. Yung sugat na yan guys,
makapagsabi ka, kabibili mo lang ng oil seal ay putok agad after 3 days or hindi mabuta na ng 48 hours, 2 days, putok agad. Sapagkat mayroong sugat ang ano mo guys, mayroong sugat ang tube mo. Tingnan mo guys, itong sugat na ito, ito ang dahilan guys kung bakit palagi ka napuputukan ng telescopic guys sa harapan nyo. Yan ang dahilan guys. Pero may paraan yan guys. Hindi ka lang magpunta sa machine shop guys. Pero igagrind yan guys gamit ng papel diliha 1,000. Ang yung sukat, yung nipis niya guys 1,000. Dilihaan natin yan guys. Yan ang mga remedy guys para balik hatak or balik laro ang telescopic mo. Yan ang dahilan guys kung bakit tayo napuputukan. Pag hindi natin maigapan yan guys ay lalo yung lumaki guys. Kaya nga marami pong salamat guys sapagkat binigyan tayo ng kaalaman ng Panginoon. Dito na naman guys. Oh, ito isa guys. Wala siyang sugat. Tingnan mo guys. Pero kung mag-change ka ng isa nito guys ay i-change mo na lang yan ang dalawa para pantay yung laro niya guys. Pantay yung smooth niya. Guys, naituturo ko sa inyo yung major dahilan kung bakit tayo na palagi napuputukan guys ay hindi yan siya mag-bleeding. Hindi lang siya mag-bleeding guys. Tatagas dyan, tutulo yan guys. Pero ang major dahilan guys ay yung sugat guys sa tube. Yung sugat guys sa tube. Minsan isa ang masusugatan, minsan dalawa. Ayan nga guys, marami pong salamat sa patuloy muna pag-subscribe sa channel na ito, Abner Ruler Channel. And also, magla-like ka, mag-comments ka, at saka share mo naman guys sa mga friends mo. At saka guys, sa umagang ito, marami pong salamat sapagkat in spite sa lahat ng mga maraming ginagawa sa buhay natin ay makapaghandog tayo ng pre-tutorial about sa ating mga motorsiklo guys. So, darating ang panahon guys na ituturo ko sa inyo yung tungkol sa FI guys, yung fuel injected. Meron na din akong mga ganyan kaalaman pero hindi ko muna maituturo sa inyo pero the same lang sila guys sa mga mechanism. Pero dili sila not the same sa practical electricity sapagkat yung electricity niya guys ay meron siyang ECU or engine control unit. Yun ang nagpapatakbo sa kanya guys kaya na magkakaroon siya ng combustion power. Pero yung sa mga mechanism guys with regards to gearbox ay the same lang sila guys. Kaya nga guys marami pong salamat guys sa umagang ito. Kumusta kayong dyan? Always be happy, always pray to God and never surrender, never retreat. Once again, good morning and God bless.